hawak-hawakan kumakit ng buhay po sa inyo lahat, mga ka-freedom business, mga ka-online, at syempre, mga kabayan all over the world. Ayan, nag-umpisa pa lang tayo, medyo may-aim na tayo. Dahil kakagaling na po natin sa ubo, pero syempre hindi po tayo mapipigilan mag-share sa ating mga kabayan ng ating mga experience. And talaga naman masasabi natin mga tips, no? So nasa sa inyo rin po yan kung paano nyo po siya tatanggapin, kung i-adapt nyo. Sabi nga natin kung anong magandang tingin nyo maganda na narinig nyo. Diba? Adapt it o practice it. Kung ano yung hindi nyo nagustuhan o whatever, huwag nyo na lang yan. Diba? Huwag nyo na lang gawin. Pero ito po ay kanya-kanya ng opinion lamang. Pero naniniwala po tayo kasi through experience, maganda na po yung naging resulta. So ang ating topic for today, maganda po ito. Ito yung sinasabi niya, no? Remove the hate and spread the love. Naku, ganda, no? Talaga naman kahit saang bagay, di ba? Kahit saang bagay, kahit saan man tayo pumunta sa buong mundo, di ba? Sa mga sulok ng mundo ka magpunta, pag ito ang nagiging ano mo, values mo sa buhay o pinapractice mo, napakasarap mabuhay. Talaga naman, no? Kasi kadalasan, yung hate na sinasabi, yung galit, yung inis, pagkamuhi, pagkabuisit, hindi maiwasan yan. Kasi nga, iba-iba po tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng kinalakihan, iba-iba tayo ng pananaw sa buhay, iba-iba tayo ng status sa buhay, iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay, kaya maaaring talaga naman, hindi pala maaari, kaya pala tayo ay hindi kadalasan nagkakaunawaan. Ayan, di ba? Sa simple na lang, sa pagkain na lang, you know, di ba? Pag, let's say, nasa abroad, lalo na, no? Shout out po sa mga kabayan nating OFWs all around the world. Ito muli ang unico DJ Double D. Ayan po. So tayo po ay nag-OFW din. Nag-abroad din tayo, no? Sa pagkain na lang, minsan, no? Actually, kadalasan, hindi na nga nagkakasundo. Kasi kadalasan sa abroad, lalo na yung mga simpleng kabayan natin na nagtatrabaho doon at nagtitipid, syempre, nasa isang bahay lang at sharing, di ba? Sharing yan. So iba naka-bed space, iba may partition, tapos pag nagtitipid, syempre, nag-aambag-ambag na lang, para may isang tagaluto. Kasi kung lahat nga naman magluluto, parang nakapila ka sa kusina, di ba, mas magastos kasi yung lulutuin mo, baka mapanis lang kasi ikaw lang mag-isa kumakain. So kadalasan yung iba, nag-uusap-usap na lang, o sige, share-share tayo para masaya, di ba? So ganitong araw, si ganito magluluto, pangalawang araw, si ganito. O kung may nakatoka na talaga ng maraming oras, di ba, siya na nagluluto, tapos binibigyan-bigyan na lang. So ito, sa pagkain pa lang, diba, no? Sa dami ng nakasama natin. May mga naaalala ko, diba, no? Yung parang alam mo na yun, yung talagang isang kahig, isang tuka na nga lang, diba? Yung talagang masasabi natin niya, siya yung tipo na dapat kailangan magtipid, pero maluho pa rin sa pagkain. E di syempre, damay ang lahat, kaya naiinis yung iba. Diba? So sasabihin niya, ay hindi kasi ako kumakain yan, hindi ako kumakain ito. Diba parang sa akin lang, kung hindi ka naman allergic, ulit ko ha, kung hindi ka naman allergic at hindi naman bawal sa iyo yan, kumbaga sa iyong kalusugan, eh, let's say ginagout ka pala pag kumain ka niyan, di ba? Namamaga yung paa mo, di ba? Tulad natin. Tapos, di ba, yung nangangati, nag-allergy nga, di ba? Di ba? In short, bawal. Nakaka-high blood, nakaka-hypertension. O, pag bawal, okay lang yun. Talagang acceptable yun. Pero kung arty lang, di ba kabayan, arty-arty ka lang, eh lalo't nasa abroad ka at wala ka sa Pilipinas at wala ka, hindi ka solo, okay lang yun. Kung solo ka, mamili ka kung anong pagkakainin mo. Ayun, kaya siya kinaiinisan. Kasi let's say, nagluto ng pinakbet, naku, sarap, di ba? Eh, bawal pala yung bagoong. Okay lang yun, di ba? Talaga maintindihan mo, edi magluto na lang ng separate para sa kanya na walang bagoong. Di ba parang ginisa lang siya? Okay naman yun, pwede pa rin naman yun. Lagyan mo lang ng ano, patis o oyster sauce. Pwede pa rin yun. May solusyon, ibig sabihin, no? So yun na lang. So pag-usapan lang na maayos, kasi maaaring yung nagluluto, inis na sa kanya kasi arti-arti nito. Eh yun pala may allergy. Okay lang yun. Pero kung talagang sadyang ayaw lang kumain ng gulay kasi hindi niya lang feel, ay pakisama ka, kapatid. No choice ka, kasi yun ang budget ng karamihan. Kung talagang hindi, ayaw mo, ay magsarili ka na lang, magsolo ka, huwag ka na sumali. Kasi nagiging pabigat ka lang dun sa ating mga kasamahan. Kaya nga titignan natin, no, titignan nyo pa rin ang dahilan. Huwag agad-agad magalit.
huwag agad-agad maiinis naman doon sa taong ganun. Kasi maaaring baka mamaya siya ay allergic pala. Ayun. Kung ayaw talaga, may kaartihan si kuya, may kaartihan si ate, pwede mo lang sabihin na maayos, kapatid, para mas malaya ka makakain ng mga gusto mo. Okay lang yan. We respect you. Kung yan ang gusto mo talaga, okay lang yan. Ano na lang, magsolo ka na lang ng luto. In a nice way, pwede naman sabihin yun eh. So ito naman si kapatid, sasabihin niya, ay oo, okay lang kasi talagang pasensya na, hindi ko talaga yan na ano, eh, gusto kainin eh. Eh mag-ano na lang ako, magluluto na lang ako ng sarili ko. Ayun, pwede naman palang ganun. Diba? Pwede naman palang ganun eh. So napag-uusapan naman pala siya. So, hindi naman kinakailangan mag-away agad o kainisan agad o kabwisitan agad. Hindi may iwasan talaga pag hindi nyo iniintindihan bawat isa. So dapat lang doon, ano na lang, daanin sa mga gandang usapan, alamin ang dahilan bago mag-react. Di ba, no? Bago mag-react, alamin ang dahilan. Kung valid naman yung dahilan, okay lang. Di ba? Okay lang yan kung valid naman yung dahilan. So, pero kung ano naman, payo ko po sa inyo mga kabayan, kung hindi naman, arte-arte lang yan, abi isip-isip din kasi itignan mo kung kaya mo. Kung kaya mo, go for it. Pag hindi mo kaya, eh, di ba, sabi nga natin, umayos ka. Kasi lahat naman kailangan magtiis. Hindi naman pwede araw-araw tayo kumakain ng karne. Di ba? Yung buhay mayaman, kailangan ganito. Di ba? O gulay-gulay din pag may time kasi maganda yan sa kalusugan. Di ba? Unang-una. Talaga na, manahaba pa buhay mo. Ganun. Di ba? Sa pagkain pa lang yan, ha? O yung sa pag-aayos pa ng bahay, isa pa yan. O yung sa ano na lang, yung paggamit ng mga appliances doon. Di ba? Yung iba eh manonood ng TV. Di ba? Okay, magbibijoke. Eh. Di ba? Magsasaya, manonood ng basketball. Siyempre maingay eh, kung sharing nga naman kayo. Hindi mo maiwasan. Pero payo ko naman doon, bigayan lang. Di ba pwede namang pagka day off, kinabukasan, sige, pikit talagang yun eh. Magsasaya kayo, magbijoke kayo, okay lang. Pero siyempre, may oras din. Huwag naman sagad-sagad na madal, ano na, alas dos, alas tres na ng umaga, eh, nagangangawa ka pa, buti kung maganda boses mo. Kahit pa maganda boses mo, eh siyempre, yung iba natutulog na, may pasok pa yan kinabukasan, intindihin lang natin, baka hindi lahat pare-parehas ng schedule. Baka yung iba, ikaw, day off bukas, siya hindi. Eh, pagod na yung tao. Tapos, hindi pa makatulog. Eh, di pasok yan ng puyat. Ang sakit sa ulo na, hindi biro yun. Naranasan ko na yan. Diba? Na talagang ang sakit sa ulo pagpasok mo eh, kasi hindi ka makatulog doon sa kapitbahay mo. So kailangan pakisama lang. So talagang may tamang ano na rules and regulations na susundin para in the for the benefit of all, for the well-being of everyone. Diba? Kahit ikaw pa ang pinakamagaling na kumanta, eh kung hindi naman makatulog yung kapitbahay mo, eh dapat may oras lang. Diba? Pwedeng hanggang kahit mga alas Jeez, alas 11. O talaga ano, hirit pa ng konti, alas 12, tapos tulog na. Para meron pa siyang 8 oras matulog. Diba? O 7 hours. Kasi baka maaga umaalis yan eh. O ganun lang yun, bigayan lang. So ganun din sa paggamit ng mga appliances. Siyempre, may dapat may respeto. Lilinisin automatic after nagamitin. Let's say microwave. Diba? Yan, very simple yan. Eh hindi nilagyan ng takip. Nakalimutan lagyan ng takip. O di nagputok-putok yung ano, yung sabaw sa loob, yung sarsa. Di dumumi na. So dapat nilinisan natin yun after. Diba? Sa banyo, ganun din. Diba? Yan, napaka-sensitibong bagay niyan. Kailangan tayo ay matutong rumispeto sa susunod na gagamit. Diba? So talaga namang bigayan lang yan, values lang yan, pakikisama lang yan. Kailangan mo makisama, kabayan. Kailangan mong gawing ito. Diba? At maganda pa doon, nade-develop mo sarili mo, gumaganda yung pagkaugali mo. Kung di ka dahil dati na ano, na ganon, nagiging ganon ka na. Kung senyorito ka, senyorita ka dati, ngayon natututo ka na maglinis. Diba? Ang ganda naman ang epekto eh. Kung ikaw naman ay hindi marunong magluto, ay natututo ka magluto. Ganon talaga pag nasa abroad ka na. Kaya nga ako yung natatawa sa mga tao na hindi daw marunong magluto eh. Alam mo yun, hindi ka na lang magluluto, ikaw na lang, taga-kain ka na lang lagi. O sige, mag-ugas ka ng pinggan, okay lang yan. Sige, ikaw basta ikaw mag-ugas ng pinggan at imis. Yung word na ano yung maglinis, ibig sabihin na. O, diba?
kailangan pakisamahan na ikaw na mag-ano, magkakuha ng magsandok ng mga kanin, di ba? Yung ulam, ganun, di ba? Pwede naman eh. Pwede naman ganun kung talaga hindi ka marunong. Pero, para sa akin ha, lahat ng bagay na tututunan, di ba mga kabayan, agree? Di ba lahat ng bagay na tututunan, sa lahat ng aspeto ng buhay na tututunan, kasi kailangan. Diba kahit ako naman, salamat sa Diyos, napakaganda naman ng buhay na binigay ng aming ama. Kasi OFW din siya, kapitan ng barko yun, salamat sa Diyos. So kami talaga ay nabuhay ng maganda, diba no? So ano kami, lagi kami may kasambahay. Minsan umabot pa sa apat ang kasambahay namin, may isang boy pa. Diba? So ganun ka, ano, kumbaga pampered. Ganun ka spoiled, diba? Pero siyempre, nung nag-abroad tayo, nagkaroon tayong sariling pamilya, aba, magsain ka, aba, magluto ka, aba, maglaba ka, aba, magplancha ka, aba, maglinis ka. Hindi na pwede yung noon. Naranasan mo na yun noon, kaya okay na yun. Thankful na tayo dun. At, ano, yan, may simbahan kasi. Diba? Tayo ay matuto naman. Hindi po pwedeng ganun ka palagi. Hindi ka forever pampered. Diba? Yung next generation naman ng ano mo, ipamper mo. Tsaka dapat tinuturoan mo sila at the early stages of their life. Diba? Para matuto, hindi mahirapan. Tayo mismo, natuto talaga. O, diba? Natuto magluto. Ah, sarap pala magluto. Ngayon, paborito mo na magluto. Gustong-gusto mo na magluto. Eh, kasarap pala. Kasi ang sarap makita yung mga kumakain ng niluto mo na masaya. Yun yung ano nun eh. Yun yung hindi mababayaran ng pera. Yung joy. Diba? Yung saya na naibigay mo sa mga yung loved ones. Diba? Mga kaibigan. Diba? O dating naglalaban, hindi ka naglalaban, naglalaba ka na ngayon, okay pala, sarap pala maglaba, may accomplishment. Ganun lang yon. Kaya dapat intindihan lang, spread the love, diba? Remove the hate, o delete the hate. Kasi yung hate, dyan nagsisimula ang lahat eh. Kumbaga talagang dyan din nagkakaroon ng unawaan pag nagkaroon na ng inis, galit, diba? Kasuklam, o kamuhi sa kapwa. Eh pwede naman palang intindihan. Pag may time, di ba? Mas laliman ang pagkakaintindi sa bawat isa. Mas habaan ang pasensya kasi kailangan mong makisama. Kung hindi mo gusto makisama, magsolo ka kung kaya mo. Ganun lang yun. Eh, hindi naman po pwede yun sa mundo natin. No man is an island. Di ba? Doon ka sa isla, mag-isa ka kung gusto mo. Kaya kailangan talagang makisama. Di ba? Spread the love! Para ikaw ay gusto ng, hindi mo nga mapi-please lahat, pero at least ginagawa mo ang tama. Ikaw ay giliw-giliw. Ikaw ay masarap kasama. Kung baga pang nagkakwentuhan na, alam mo naman Marites, no? Mga tolids. Pag nagkakwentuhan, sasabi, wala silang masasabing masama sa'yo. Diba? O karamihan, talaga masasabi, ay oo, okay kasama yan, masarap kasama yan. Kesa naman na, ay ayoko kasama yan. Ako, kung pwede lang lumayos na sana yan sa iba na lang magpuntang lugar. Napaka ano yan, dugyot, napaka pasaway, napaka ano, dumi sa bahay, o napaka ano, arte. Diba? So ganun lang mga kabayan, lalo na sa mga OFWs, yun lang po ang gusto natin parating. Makisama, rumispeto, delete the hate and spread the love para mas masarap ang buhay. Kasi nga mahirap ng buhay sa abroad, kaya gawin na natin itong masaya at kaaya-aya. So yun lang naman po, maraming maraming salamat po. Ito muli ang inyong lingkod, DJ Double D, para sa ating baka ang biyahe at kwentuhan. Ano min? Ayan po, see you soon sa ating next vlog. God bless everyone and keep safe. Salamat po ng marami. Thank you. Bye-bye.